Sinalakay ng mga otoridad ang opisina ng isang online lending company sa Makati City. Pinagbabantaan daw nito ang mga kliyenteng hindi nakakapagbayad. Kasama sa raid ang social media influencer na si Rendon Labador na pinayagan umano ng pulisya na makipag-collab. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Bit-bit ang search warrant, sinalakay ng mga otoridad ang opisinang ito ng Golden Coy Lending Corporation sa Salcedo, Makati kagabi. Ikinasa ang raid ng pinagsama-samang puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group, Presidential Anti-Organized Crime Commission, at Securities and Exchange Commission. Target nila ang nasa likod ng online lending app na umano'y nananakot at nagbabanta sa kanilang mga kliyente. Illegal rin daw na nag-ooperate ang kumpanya. Hindi bababa sa 240 empleyado ang naabutan sa raid. Ang siste, naniningil ng malaking interes sa pautang ang kumpanya at kung hindi agad mababayaran, pinagbabantaan nila ang kanilang mga kliyente. Sa mga natanggap naming reklamo, may mga katulad ng abangan mo na yung riding in tandem, malapit na sa bahay mo, isusumbong ka na namin sa barangay, basically pamamahiya at saka pananakot. Bagay na itinanggi ng isa sa mga empleyado. So hindi po kami yun, sir. Hindi po kami nangaharas. Hindi namin pinipilit namin yung mga client namin dito na umutang po sila. Wala po kami hining collateral po. Ang ilang kaanak ng mga empleyado sumugod sa harap ng gusali nang mapanood ang Facebook Live ng vlogger na si Rendon Labador na pinayagang sumama sa raid. Ito po yung nananakot. Ito ang trabaho lang nila. Manakot, mangharas, mamahiya. Para lang kayo ay magbayad. Sinumbong nyo sa akin, dinala ko sa PNP. Pinuntahan ko, inaksyonan ko. Ayon sa PNP ACG, nakipag-collaboration daw sa kanila si Labador. He's asking for a partnership with me, with us, with ACG, na tutulong siya with the advocacy. And that is fine. Wala akong problema doon. Kahit sino, with the same advocacy to spread public awareness. At gusto ko rin ipakita sa social media na dapat ganito yung content. Kasi marami pong tao ang hindi aware sa mga krimen na nangyayari ngayon sa internet. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga responsable sa krimen. Posibleng maharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso, kabilang ang paglabag sa Cybercrime Prevention Act at paglabag sa Financial Products and Services Consumer Protection Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.